Sa murang edad pa lamang, mahalagang tinuturuan na ang mga bata ng wastong pangangalaga sa ngipin. Ang pagkabulok at pagkasira kasi nito may epekto rin sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya naman sa ilalim ng ating Ngiting Kapuso Project, naghandog ang GMA Kapuso Foundation ng libreng linis at bunot ng ngipin sa 100 individual. Tuwing sumasakit ang ngipin ni Margie, wala siyang magawa kundi tiisin na lang ito. Simula kasi noong pandemya, humina ang biyahe ng kanyang asawang truck driver at ang kitang 2,000 kada linggo, sapat lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Minsan niya, umiinom lang kami ng pampatanggal sa sakit eh. Minsan, hindi kami nakakapunta. Kasi wala rin talaga kaming budget para sa dental. Sakit sa hanggang sa ulo. Kulang din ang kita sa pagtitinda ng ulam. Kaya hindi makapagpalinis ng ngipin ang kapitbahay ni Margie na si Jocelyn. Apektado na raw ngayon ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Lalo na kapag humaharap sa mga tao. Sinabihan din talaga akong dentist talaga dati na puskisa o kailangan ko ng palinis ng ngipin. Ayon sa isang pag-aaral ng Department of Health, noong 2021, 92.4% ng mga Pilipino ang naapektuhan ng tooth decay at 78% naman ang may gum disease. At para matugunan ito, ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry, naghandog ng libreng bunot at linis ng ngipin sa 103 katao sa ilalim ng Ngiting Kapuso Project. Dapat po talaga, hindi naaabot sa pagpapabunot yung ipin. Makakita lang po tayo ng kaunting mali, nakikita tayo ng konting mga itim-itim. Dapat nasa dentista na tayo. Sinasabi po namin sa mga pasyente, 2 beses isang taon magkita tayo. Paalala po ng mga dentista, huwag mag-self-medicate at agad magpakonsulta kung sakaling may indahing sakit sa ngipin. Malaking bagay itong Ngiting Kapuso sapagkat hindi lahat ng tao na mamayan sa bansa natin ay nakaka-afford na magbayad sa mga dental. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.